Okay, so good evening again. So last week, we already discussed that the basic definition for data warehousing and another pattern regarding for the data warehousing, we have yung mga OLAPs, di ba? Yung mga online analytics. Online analytics processing, so more on the dedication on the online online learning, okay, yung OLAP. So today, we are going to discuss another data mining pattern, which is the histogram. Then after that, we have the actual demonstration kung paano gumawa ng histogram or paano magkukuha tayo ng matatawag natin frequency distribution or paano ginagamit yung pagtatali, tallying na tinatawag. Okay? So before we proceed on the actual demonstration, so paano paggamit ng histogram, siyempre, let's define muna what is the histogram. Okay? So our overview or our agenda for today is all about what is histogram. So let's have the definition for what is a histogram. And then define gagamitin tayo ng mga possible uses for a histogram. Okay? Then where the histogram came from or come from? How do histogram works? We have the real world example. Then we have siyempre mga exercises, which is exercises more on the actual demonstration kung paano yung paggawa or paano ang paggamit ng isang histogram. Okay? So let's define muna what is a histogram. Sabi dito, a histogram is a variation of a bar chart in which data values are grouped together and put into different classes. So isa yan sa mga pattern natin, which is sa histogram lamang gagamit tayo ng chart. Okay? Gagamit tayo ng chart together with the mga data natin. Yeah, together daw with the we have the different data values. Ayan. We have the different data values and classes. Pag sinabi natin classes, we have different categories. Yeah, different categories or the different values. Okay, so yan daw ang laman. So meron tayo, syempre alam naman natin what is a bar chart, di ba? So technically, it's represented by a chart. So ganyan. So sa pamagitan daw ng bar chart, malalaman na natin kung ano yung meron sa data. Malalaman natin kung ano yung pinakamaraming data, malalaman natin yung pinakamababang data using the histogram. So histogram is all about a sample variation of a bar chart. Okay, so chart na pinag-uusapan natin dito. Together with tallying or tinatawag natin frequency distribution. Okay? This is grouping allow you to see how frequently data in each classes or each category occur in the data set. Meaning dito, makikita na natin sa pamagitan ng histogram, marami yung ganitong scoring. Okay, marami yung nag-fill up sa ganitong value. Halimbawa, sasabi natin, di ba yung sa mga ranges? Halimbawa, nagpapatali kayo. Gumawa tayo ng tally sheet. O gumawa tayo ng survey form. Yeah, sige, gumawa tayo ng survey form. Di ba sabi natin lagi kapag gagawa tayo ng survey form, yung iba hindi nila, pag nilagay natin yung age, di ba? Tapos isulat nila yung age. Di ba yung iba, nahihiya sila na isulat nila kung ilang taon na sila. For example, 19, 49. So yung mga ibang tao, ayaw nilang sabihin yung age nila. Medyo nahihiya sila. Yeah. Kasi isa sa mga ruling daw, dapat hindi daw tinatanong ang edad. Bawa kung may kausap ka, ang taas tatanong mo agad kung ilang taon na siya. Di ba? Isa yun daw sa tawag na forbidding question. What is your age? Isa yun sa mga hindi dapat pa sa agad-agad tinatanong. Di ba? So kapag sa survey, ganun din. So hindi nila ano, iba nahihiya na ilagay yung actual age nila, di ba? So ang ginagawa natin, kung magpapasurvey tayo, excuse me, kung ayaw nila isulat yung age, ang ginagawa natin, gumagawa tayo ng frequency distribution. Meaning, gumagawa tayo ng ranges. Halimbawa, ang minimum age natin, magpapasurvey kayo, pinakababa, 16 to 20. Ganyan, 16 to 20. Tapos 21 to 25. Yan. 21 to 25, tapos 26 to 30. Tapos, gagawin ng mga, ano nyo, nagpipill up ng survey, checkan na lang nila. Diba? At least, basta pasok dun sa category or classes na tinatawag. Yan. Ito yung mga classes. Yan. 16 to 20, 21 to 25, tapos 26 to 30. Yan, for example. Ang tawag dyan, classes or category. Ito yung gagawin natin mamaya. Paano natin kukunin yung mga ranges na yan o yung mga classes na yan. Okay, so paano nakukuha? Paano naging 60 to 20 yan? 21 to 25? Okay, sa salary, ganun din.
hindi naman daw isa rin sa forbidden question, wag mong tatanong yung lagi kung magkano yung sahod. Kasi yung iba nahihiya sa sahod nila. Baka sa mamaya pag sinabi yung sahod, mas mataas sa iyo, mas mababa sa kanya, yung mga ganun. So iba, yung iba ginagawa, nilalagyan din ng range. Sabi, from 0 to 10,000. Yan yung sahod nila per month. Tapos from 10,001 to 20,000. So yan yung range. So tapos, chichikan na lang ng mga respondents nyo. Kung sino, kung ano yung pasok yung sahod nila. So ganyan yung histogram. Okay? So gagawa tayo ng ranges or category na tinatawag. So next, so higher bar represent more data value in the class. So dahil nga bar chart, di ba sabi natin, interpretation siya. So pag mas mataas yung bar chart mo, ibig sabihin, mas marami yung sumagot sa ganong category. Di ba? Mas marami yung nag-fill up sa gitong ranges. So the higher the bars, it represents more data value in the class. Ulitin natin, class is also known as the category or ranges mo. Lower bar represent fewer data values in a class. Yeah. So sabi nga natin, dahil bar chart, di ba? So ito, yan, tsaka, yan. So pag mas mataas daw, mas madaming data yon. Kapag mas mababa, syempre, fewer data yung values natin for the bar chart. On the next slide is an example of what a histogram looks like. So, ganito yung isang itsura ng isang histogram. Okay? So, meron tayong frequency, ito yung classes, 0 to 19. Kanina sasabi natin, 20 to 39, 40 to 59, 60 to 79, 80 to 89, then 100 to 120. Then, ito yung ilan yung sumagot sa mga ito. Halimbawa, anong age mo? Ang age na sinagot nila, 0 to 19, isa daw yung sumagot. Halimbawa, ang age daw, 20 to 39, wala nang sumagot, 5. At walang sumagot sa 100 to 120. Ibig sabihin, wala kayong nakuwang ganong age. So, ganito example ng isang histogram. Pero ang gagawin natin is paano ikukumputin ito. So, ang tawag dyan ay frequency distribution or classes, ika nga. Yeah. So, yun, dyan tayo magpo-focus kung paano yan ginagawa. Okay? So, saan daw po ginagamit ang histogram? So, uses of a histogram. A histogram can be used to display large amount of data values in a relatively simple chart form. To tell relative frequency of accuracy. Ibig sabihin, di ba para sa tally sheet, ilang ba yung sumagot? Yan. To easily see the distribution of the data. So, para makita natin, ilan yung mga ranges o ilan ang sumagot sa gitong value. So, yan. Then, to see if there's a variation in the data. Ibig sabihin, variation, may kita ba natin? May pinagkaiba ba? Diba? Ano ba yung pinakamataas? Ano ba yung pinakamababa? So, that is, ibig sabihin nun ay variation. To make future prediction based on the data. So, okay. So, makikita natin, doon yung pattern. Ano ba masusunod na mga. So dahil sa pattern na ginawa natin, mapuporsin natin kapag inulit natin yung ganitong scenario, ganito pa rin yung magiging sagot. Parang forecasting na rin kasi yan. Kasi meron tayong pattern, meron taas baba, okay, naka-fix lang. Di ba parang sa stock exchange, doon mo makikita kung kailan ka dapat mag-stock, depende kung tumataas ba yung value ng stock, so baka bilang bababa, yeah, medyo ba, tapos bilang tataas. So yung pattern yan eh. Diba? So makikita natin kung saan yung pinaka-peak. Diba? Kung saan ka dapat pwede mag-invest. So parang ganyan yung represent ng histogram. So makikita mo yung pattern. Parang every month bumababa yung bumababa yung value natin. So parang ganyan yung based Okta research, diba? Okay, sige, level 1 tayo ngayon. So level 0. So, gusto nila mag-level 0 pa. So mapapasin natin yun yung pattern. So mapapasin natin nag-level 0. Naku, pangalip to ha. Baka after election, bigla mag-lockdown. Kasi nag-level 0, medyo lumawag eh. Diba? Tapos pag bilang din luwag nila, tapos bilang tataas na naman yung cases ng cases ng COVID, 'di ba? Parang ganyan nangyari noong December, 'di ba? So in December, medyo nagluwag sila. So tapos pagtungtong ng January, ayun, ang daming cases. Tapos ano ginawa nila? Tinaas na naman nila uli yung
alert level. So parang ganun ibig sabihin to make future prediction based on your data. Kasi may pattern ka eh. O, nagluwag. So automatic, nagluwag yung ano, restriction. So pag napagpasok na ito, bilang tumaas. Diba? So nagtaas ng level po. So napapansin nila unti-unti bumababa. Unti-unti bumababa. Binabaan na naman nila yung level. Tapos tumaas uli. So ganun lang. Taas baba, diba? So level 1. Tapos gusto pa nila mag-level 0. Which is ang level 0 ng alert level, pwede ka na lumabas na wala kang ano, face mask. That is level 0. Diba? So siyempre, pag lumalabas ka na walang face mask, anong susunod dyan? Ayan, so tataas na naman uli yung cases. So yun ibig sabihin na to make future prediction based on your data. So where the histogram come from or came from? The histogram was first implemented by Kaoru Ishikawa, one of Japan's most renowned experts on quality improvement. Yeah. Ishikawa spent his life trying to improve the quality of life in Japan. Okay, so where the histogram come from? His major contribution to the quality improvements are known as the basic 7 tools of the quality. Including in his basic tools of quality is histogram. Actually, isa sa mga reasons kung bakit sa first class country ang Japan, isa sa mga pinapioneer, isa sa mga priority kasi ng Japan is yung language. Okay? So priority ng Japan is yung language and culture nila. Diba? So doon siya nag-focus sa language and culture nila. So meaning, in-enhance sila kung ano yung meron yung culture nila. Diba? Culture nila, ano, magaling sila sa anime, sa mga, yan, sa mga robotics. So doon sila nag-focus sa culture nila. Tsaka yung sa language. Diba? Hindi sila, kalamitan sa mga Japan, diba, hindi sila marunong mag-English. Diba? Yun isa sa mga priority of, ano lang, sa mga more on the quality, ika nga. So dapat mag-focus tayo ng our language and our culture. So pag dito tayo nag-focus sa culture natin at pinhal mo yung kung anong meron tayo, so yun ang nangyayari. Diba? Yun yung malaging pattern. Yun nakita nilang pattern eh. Diba? So dapat po umfocus tayo more on our culture. Tapos enhance natin kung ano yung meron tayo. So diba, pansin natin, ano, marami ng sikat ang contribution ang Japan sa mundo. So yun yung ibig sabihin ng mga patterns na sinusundan nila. Okay? At isa daw na ginamit doon Ishikawa is yung paggamit ng histogram. Yeah. Next. So paano daw po gumagana o how do histogram works? First, you need to pick a process to analyze. Siyempre, kailangan mo ng data. So kailangan natin ng content. Diba? Na kailangan natin pag-aralan. Second, you need a large amount of data. At least 100 data values so that pattern can be more visible. The higher the value, mas maganda yung pattern. Mas maganda yung pattern, ika nga. Kasi makita mo agad eh, makita mo yung value. Kasi pag paisa-isa lang, hindi mo napapansin eh. Wala kang makikita ang pagkakaiba. So later on, makikita natin yan on the demonstration. Then you need to assemble a table of the data values that you are collected with regard to the frequency of the data value. Okay, so alam na natin. So more on arrangement naman. So di ba sabi natin, lagi ang pattern kapag gumagawa tayo or for example, nagpe-present tayo ng mga content and analysis, di ba? Gumagawa natin, meron tayong table. Katabi ng table, meron siyang chart. So ganun din sa histogram. Meron tayong table. Tapos kung yung makikita sa table mo, makikita din dun sa chart. Di ba? Kasi may mga tao na magaling sa wordings. May magaling sa tao pag nakita yung picture, ito na yon. So kaya minsan ginagawa nila, may wordings ka tapos may pictures. Para mas madali daw ma-interpret o para mas madaling maintindihan yung data. So next, you need to calculate some statistic for the histogram such as mean, minimum, maximum, standard deviation, class width, number of classes, skewness, and kurtosis. So yung mga na-discuss natin yan under the descriptive statistics. So mamaya ang gagamitin natin dito ay yung minimum and the maximum. So mamaya makita nyo yan on the actual demonstration. Then you actually create the histogram using these statistics. Okay, so yan mga yan.
So after you created the histogram, it will take one of the five shapes. The normal distribution. So yan yung pattern. So kapag nakapag-create daw tayo ng mga table natin, yan, pag ilalagay mo sa chart, ganito din mga itsura. So may tayo tinatawag na normal distribution. Ayan. Pataas, tapos pababa. So parang yung flow natin yan. Pataas, tapos pababa. That is normal distribution. Yung pattern. Yung pattern ng chart natin. So parang sinabi natin kanina, yung sa alert level, di ba? So noong December, medyo nag-ano, medyo nag-lilo. So pagdating ng January, tumaas, di ba? Tumaas yung cases natin. Tapos, noong nag-repeat sila, medyo bumababa uli. Di ba? Bumababa uli. Tapos, binabaan yung restriction. Tapos tumaas uli. Noong binabaan yung restriction, tumaas sa pababa ng pababa. So yung tawag doon ay normal distribution. Pag normal distribution, taas, baba, taas, tapos bilang bababa. That is normal distribution. Then may tinatawag din tayong yan, shape. A graph shows the shape of the distribution. The distribution is symmetrically if the left side of the graph is roughly a mirror image of the right side. So yung kanina yung normal distribution, di ba? One example of the symmetrical distribution is the bell-shaped normal distribution. On the other hand, distribution is good when scored pile up on the side of the distribution, leaving a tail of a few extreme value on the other side. So ito yung mga shapes natin. Okay? So pag sinabing possibly a negative skewed distribution, in a positively skewed distribution, the scores tend to pile up on the left side of the distribution with the tail tapering off to the right. Pag negative naman, the score tend to pile up on the right side, then tail points off the left. So ito yung positive skew. Ibig sabihin, pag positive skew, in data natin, nagko-compile muna sa kaliwa pababa. That is positive skew. Pag negative skew, yeah, pag negative skew naman, mula sa kanan, pakaliwa siya yung value natin. So mula sa kanan, ay mula sa kaliwa, pakanan, positive ang tawag doon. At mula sa kanan, pakaliwa, ang tawag doon, negative. Parang sa ano, di ba? Parang sa math natin. Kung sa math natin, meron tayong chart, di ba? Meron tayong Cartesian plane. Yan yung pag Cartesian plane tayo, di ba? From the origin to the right, positive. Di ba? Then from the origin to the left, negative. So parang ganyan eh. To the right, di ba? Positive yan. Tapos to the left, negative. Okay? So yan. So yan ibig sabihin. So pag naging ganito yung pattern nyo, ang tawag dyan, positively skew. Pag naging ito yung pattern nyo, that is negatively skew. Pag yung pattern nyo, ganyan, at para siyang mirror, para siyang mirroring, ang tawag naman dyan ay ano, normal distribution. Okay? So yan. So pag hinati lang natin, meron tayong positive skew and negative skew. Normally, yung mga skewed na yan, yung ano, itsura ng pattern natin, yan. Yung itsura ng chart. Yan yung tawag doon. Okay? Actually, itsura lang yan ng output natin. So, yung itsura ng output natin, based yan dun sa tally natin. Based dun sa tally sheet, based on the distribution na ginawa natin. Okay? Yan po yun. How do histogram work? So ayan, we have the bimodal distribution and the multimodal distribution. So ganito, bimodal, ibig sabihin dalawang cycle. Diba? So dalawang complete cycle yan. Dalawang normal. So is pataas, tapos bababa, tapos tataas ulit. Kaya tinawag siyang bimodal. So dalawang pattern yan. Diba? Dalawang normal siya. Dalawang normal distribution. So ulitin natin, itsura ng pattern nyo, depende yan sa number of tally sheet. Diba? Number of frequency o number of data na sumagot sa inyo. Okay? Then may tinawag namang bimodal. Ayan, papansin nyo, madami naman siya. Ayan. Taas, baba, taas, baba, taas, baba, taas, baba, taas, baba, taas, baba. That is multimodal.
Okay, ulitin natin yung itsura lang po ng ating tables. Ay, itsura ng ating chart. So, itsura ng ating chart, nakadepende kung ilang data o ilang content meron kayo. So once your histogram is complete, you can analyze its shape as well as statistics that you came up with. So pag nakita mo na yung chart, so pwede ka nang gumawa ng analyzation. Pwede kang gumawa ng summary doon sa nakita mo. Based doon sa table mo, nakita mo na doon kung ilan sumagot sa ganito. Sa pamagitan din ng chart natin, malalaman natin na ito yung pinakamataas na value, yung pinakamababang value doon. So masasagot mo na yung question natin. Okay. Yeah. This analysis will help you to make a better decision toward the quality of improvement. So parang ganyan niya, 'di ba? Sabi natin sa COVID, yung sa Okta research, 'di ba? Kung bakit nagbabago yung mga alert level, 'di ba? We have alert level 1, alert level 3, na medyo bumaba, nag-alert level 2, na medyo nagbababa ulit, alert level 1. Tapos medyo bumaba-baba ulit yung cases level 0. Diba? Pag tumasok na yung cases, diretso agad sa level 3. So parang ganun. Diba? That is for toward quality of improvement. Yeah. So the next slide contains a real-world example of a histogram. It plots the relative frequency of the heights of some student based on the data below. So ito, nakikita nyo dito. Ito yung ano natin, classes. Yung tinatawag natin classes. Yan. Classes or group. Diba? Kunawa, i-ranges mo siya 0 to 2, 2 to 4, 4 to 5, 5 to 6, 6 to 8. Ang tawag dyan, classes. Then, frequency, ibig sabihin, ilan ang merong height na 0 to 2? So, tinali mo lang yan. 2 to 4, ilan? 4 to 5 feet, ilan ang sumagot? O ilan ang meron? Then, 5 to 6, yan. So, itong frequency natin, ang tawag dito, tally. Parang tally, yun, lalagay mo, 1, 1, 2, 1, 2, 3, kung ilan na meron. Parang ginagawa natin pag normal election dati, di ba? O sinong bumoto sa ganito, lalagyan ng isang guhit. Sinong bumoto sa ganito dati, lalagyan ng isang guhit. So ganun dati sa manual processing. Ang tawag doon, tallying. Diba? So may certain category. So, mabawa, sa president, sinong bumoto kay ganito? 1. Sa another president, may bumoto sa ganito? 2. Another president, may bumoto sa ganito. Okay, President 1, may bumoto ulit. Okay, President 1, may bumoto ulit. That is tally. Tally yung ang tinatawag dyan. That is tally. Okay, so ganyan yung gagawin natin na mamaya. Okay? So, ganito yung histogram natin. Ganito yung chart. Okay? So, ulitin natin yung chart natin. Nakadepende yan sa data mo, ha? Depende yan kung ilan yung mga na-consume natin na data. Yeah. So how to make a histogram? So ito na. So dito na tayo sa decision making. Okay, ulitin natin. May mga ano tayo, distribution tinatawag. May tinatawag tayong positive skew distribution. Meaning, itsura ng pattern, itsura ng table, itsura ng chart mo pag positive is, so sa chart natin, meron tayong normal distribution. Ganyan. Tapos may tinatawag tayong positively skew. Ganyan. May tinatawag naman tayong negatively skewed. Yan yan, itsura. May tinatawag naman tayong bimodal. Yan. Bimodal. May tinatawag tayong multimodal. Yan. Yan yung multimodal. So normal distribution, parang mini-mirror lang. Ganyan. Tapos, pag positively skewed, nag-uumpukan sa kaliwa, pakanan. Pag negatively skewed, nag-uumpukan sa kanan, pakaliwa, pababa. Tapos bimodal, dalawang normal distribution. Then multimodal, mas maraming distribution. Then, yung itsura ng chart natin, ang itsura ng chart will be based on your data. Yan. Ulitin natin ha, baka mamaya. Ang chart mo, ito kung maging normal siya, positive, negative, bimodal, or multimodal, is dependent kung ilan data ang meron tayo. Okay, so yan, mamakita natin yan mamaya. Okay, so now, dito tayo sa step to how to make an histogram. Okay? So, una daw, ay, hindi nakita. Okay. So,
So, onti lang naman tong slide. Sabi, step one, make a frequency table of the data. Be sure to use a equal interval. Halimbawa, number of hours of TV. Halimbawa, nagpa-survey kayo. Ang tanong dyan, kung ilang beses kayo, kung ilang oras kayo nanonood ng TV kada araw. So, may sumagot. Ito, tally sheet na to. Ilang sumagot ng isang oras? Dalawa. Ilang sumagot ng dalawang oras? Tatlo. Then, hanggang siyam na oras, gaytong oras. So, ito yung unang gagawin natin, tallying. Tapos, pag tinali natin, kukunin natin yung frequency, meaning ilan yung sumagot. Ito yan, frequency, meaning ilan yung sumagot, yan yung number. Tapos, ito yung number of hours. Ito, ang tawag dyan, classes or categories. Na tinatawag yan. So, ngayon, let's have the actual demonstration na. Okay, using the following data sets. Yeah. So may mga data set tayo for the distribution. Okay? So yung gagawin natin. Okay, so kung may question kayo, pwede nyo i-raise ha. So okay, so we have dalawa, may mga data set tayo. So I have set of data sets. Ayan. So meron akong IQ scores ng 17 participants. So 17 participants. So ngayon, gagawa tayo ng histogram para malaman natin ano yung pinakamataas na IQ score na nag-gathered natin. Okay? So unang steps daw, sabi, yung first steps natin is make a frequency table of the data. Be sure to use the equal intervals. Then step two daw, choose an appropriate scale of interval for the vertical lines, a vertical axis. The greatest values on the scale should be least as the greatest frequency. So ito unang gagawin natin. Sige. Let's proceed. So we have scores. So ngayon ang gagawin natin sa scores na yan, step 1. Siyempre kukunin muna natin yung parang dito, we have the gawa muna tayong table for example. Sample IQ scores, okay yan. We have the IQ score. Then we have the tally, okay yan, tally. Then we have the frequency. Yeah, frequency. Pag sample yan, gawa tayo ng ganyan. So yan, so meron tayong table. So ito yung mga laman daw kunyari ng table natin. So gagawa tayo ng IQ score, tally, and frequency. So ito yon. Ah, ito pala. Yan. Okay. So simulan natin. So first step, hanapin natin yung minimum and the maximum number. The smallest and the highest number. Okay? So siyempre para makuha natin yung smallest and highest, so gagamitin lang natin ito. So minimum, dito lang tayo sa autosum. Then hanapin yung mean. Yan. Tapos siyempre i-highlight mo yung value. Yan, highlight the value. Then, ganun din sa maximum value, punta ka lang sa autosum, hanapin mo si max. Tapos i-highlight mo uli yung data sheet natin o data sets then para makuha si maximum number. So alam, so diyan ngayon using the statistics nakuha natin yung minimum and maximum number. Yan. So yun yung ano. So una, first step, find the minimum and maximum number. So ayan, so nakita na natin yung minimum and maximum number. Pangalawa. So pangalawa, ang gagawin natin kung ilang classes or category yung gusto natin. Ito yung tatawag natin classes ito. Yan. Kung ilang bagay ito yung gusto natin. Tawag dyan classes or category. So yan, 1, 2, 3, 4, 2, 6. So ilan niya? 1, 2, 3. 3 classes yan. Diba? So gagawin natin, determine natin yung number of classes natin. Next, determine the
number of classes or categories mo. Number of classes or categories. Yeah. So, paano namin malalaman yung number of categories? So, meron tayong 1 to 17. Ayan, 1 to 17. So, kasi 1 to, bakit sir, ba't 1 to 17? Kasi meron lang tayong 17 samples. So, yung sample natin. So, data sample natin. So, we have the data sample natin. So, 17. So, 17 data sample lang ang meron tayo. Okay. So, ngayon, sa classes natin, determine of number of classes, kayo nang bahala. Basta ang number of classes nyo from 1 to 17 lamang. Kasi yan yung category. Ito lang yung number of sample natin eh. So, pwede kayong mamili kung ilan ang gusto nyo. Pwede kayong mag one category. Halimbawa, 5 classes, 10 classes, 14 classes, 17 classes, or 20 classes, mga ganyan. Pero mapapansin nyo, kapag mas madami yung classes nyo, syempre, ang nangyayari doon, bawa kapag 17 ang inilagay mong classes, ano ba yung classes, ito, yung categories mo, yan. Nilagay mo 17. Ang mangyayari, isa-isa lang yun. Magiging isa-isa sila. Diba? So, isa-isa yung magiging value. So, ngayon, didetermine lang tayo. Sabi nga natin, kahit ilan, basta ang ranges from 1 to 17. Sir, ulitin ko, bakit 1 to 17? Kasi yun yung number of sample natin. Pero wag mong kukunin yung pinakamalaking sample. Kasi, wala ka na makikita doon kapag pinuha mo na yung malaking sample. Parang tag-iisa na lang yung chart mo, di ba? So, alawa, piliin ko, say 5. So, anong classes ko? Ito yon. Yan. Gusto ko 5 classes. Yan. So, limang ganito. 1, 2, 3, 4, 2, 6. So, yan. So, yun ang una. Determine the number of classes or your category. Okay? Then, next. Sorting. Diba? So, pag sinabi natin sorting, so, sorting ulit, ang gagawin natin for sorting, the maximum number minus the minimum number. So, sorting yan. So, ibig sabihin, ima-minus natin yung maximum number sa yung minimum number. So, nakuha natin ay 36. Sabihin, yung difference ng pinakamalaki at saka pinakamaliit. Okay? So, nakuha po ba yung tatlong steps? So, ulitin natin. Step 1, determine the minimum and the maximum number. So, kunin muna natin yung minimum number and the maximum number. So, para makuha si minimum number, pwede mo naman i-type min. Ayan, min. Tapos, i-highlight lang yung number. Ayan, then close. Then, ganun naman sa max. Ganun din. Equal sign max. Open and close parenthesis. Tapos yung data. Then, enter. Then, next. Pag nakuha na yung maximum and minimum, determine mo yung number of classes or category. Ulitin natin, number of classes, ito yon. Yan yung mga ranges na yan. Katulad ng sample dito kanina. Yan, yung mga ranges na to. Yan, ang tawag dyan, classes or category. Itong nasa 0 to 2, 2 to 4, 4 to 5, 5 to 6, 6 to 8. So, ilang ganito gawang gusto ko? Ang tawag dyan, categories or classes. So, pang pagpili ng classes, nasa inyo yan, kung ano lang gusto nyo. Basta wag lang lalagpas dun sa number of sample. O wag yung gagamitin yung maximum number of sample. So, maximum sample natin, 17, di ba? Eh, pag ginamit nyo yan, ano mangyari dun? Ano lang chart mo? Isa-isa. Diba? Halos wala ka na magkikita. Yun. So, gamitin natin, safe is 5. Yeah. Then next, sorting. Which is sorting maximum minus the minimum. So, minus lang natin yung maximum number sa minimum number. Yeah. Tapos, pang-apat, sort divide. Sorting divide. Yeah. Ano yung sorting divide? Yung nakuha natin sa sorting kanina na max minus min, i-divide mo daw siya sa number of classes mo. Yan. So, ano yung sorting divide? Sa sorting divide, dyan natin malalaman kung ilan yung interval na magiging value natin. Kung ilan daw yung magiging value neto. Yan. Kung ilan daw yung magiging value dito. Yan. Ang sabi dito, make a frequency table of the data. Be sure to use equal interval. So, ginawa natin para makuha natin yung equal interval, ito yon. Yung sorting natin na maximum minus minimum na 36,
dinivide natin sa 5. So ang magiging interval nila is 7.2 daw. So pag nakuha natin ay decimal places, may decimal places, pwede mo siya i-run up to the nearest numbers or pwede ka mag-ano. Halimbawa, pwede mo kunin 7 or pwede mong kunin ay 8. Yan. Kapag meron kang decimal places, ulitin ko, ang kukunin lang natin is whole number, pwede mong 7. Kasi sabihin mo 7.2 yan, pwede mo siya i-round out into 8. Yeah, so into 8, diba? So round the number from the step 3 to a whole number to get the class width. So yung magiging interval. So gusto lang natin, sabihin natin medyo 8 yan. So i-round out na lang natin siya sa 8. So ito yung, so sabihin natin 8. So yung 8, that will be our intervals. So ito yung magiging interval natin. See? 8. Yeah, so yun yung interval natin. I see 8. Okay? So meron na tayong number classes. So kayo lang mag-determine yan. Any number will do. Tapos, isa-sort natin yung data natin. Pag sinabing sort, maximum minus minimum. So nakuha natin is 36. Yeah. Next is sorting divide. Pag sinabing sorting divide, for sorting divide is divide the sorting value in step 3 using the number of class. Yan, yung number of class natin kay number of classes. Yan. So for sorting divide, divide the sorting value in step 3, ayan, using the number of classes. So number of classes natin, 5. So nakuha natin is 7.2. So kapag may decimal, pwede mo siyang i-round off. So pwede mo na siyang gawin 7 or gusto mo medyo malaki-laki na onte, pwede mong gamitin ay 8. So ang interval natin ay 8 na. Yan, interval 8. Then step number 5. So ngayon, to get the value natin, then sa number 5, gagawin na natin sa number 5 ay kukunin na natin yung first minimum data. So get the first minimum data. Okay. So kukunin natin yung ating first minimum data. So paano po kukunin yung first minimum data? Is yung mean natin, anong mean natin which is 118, i-add natin sa interval. So i-add natin sa intervals natin na 8. Okay? So get the minimum data, minimum number plus yung number of interval. Yan. So magiging 118 plus 8, that's equivalent to 126. So yan na. So nakuha na natin yung first minimum number, which is 126. Then next, repeat step 5. Pwede may repeat step 5. So magiging 118 plus 8 is equivalent to 126. So magiging 126 plus 8. So ilan nyo? 134. Then 134 plus 8, ilan yon? 142. Yan. Then 142 plus 8, that is 150. Yeah. Then 150 plus 8, that is 158. Okay. Sir, kailan ako titigil, sir, sa pag-a-add? So titigil kayo sa pag-a-add kapag lumagpas na kayo sa maximum number. So ilan na to? 158, diba? So ano yung data mo? Hanggang 150. So pag gano'n, edi tapos ka na. Tapusin mo na yung pag-add mo sa step number 5. Okay? Yan. So una,
nakakuha tayo ng interval, di ba, which is 8. So ngayon, para makuha natin yung first value dun sa range natin, add lang. So 128 plus 8. So minimum number plus the interval na 8. So that is 126. Then repeat step number 5. So 126 plus 8 is 134. 134 plus 8, 142. Hanggang makuha natin yung maximum number. So pag lumagpas ka na sa maximum number, edi tapos na. Okay? Then next. So kunin naman natin yung upper class. So kanina yung minimum number, then ngayon yung upper class. So sa upper class ngayon, ang gagawin natin is ito yung solution. 118, diba? Yung 8 mo kanina, babawasan mo ng isa. Yan. Write down the upper class. Pag sinabing upper class, there are the highest values that can be in the category. So in most cases, you can subtract 1 from the classes width or the classes range natin kanina or interval and add that to the minimum data for the value. So, ganyan na mangyayari. So, ilan ang sagot natin? 118. So, ito magiging 125. Okay? So, meaning, ang first range natin ay 118 to 125. Yan yung first range natin. Tapos ngayon, sabi magba minus minus 1 ka na lang daw. So, ilan to kanina? 126, di ba? So mababawas tayo ng isa. So kanina ang range nito, 'di ba, magiging 118 to 126. 'Di ba? So kayong bawas-bawas lang ng isa. So 118 ang last interval niya 126. So ang susunod ay 126. Yung 134 babawasan mo ng isa. So magiging 133. Tapos 134 minus 141. Yan. Then 142 minus 149, then 150, yan, 150 to 157. Yan. 157. So, ito na yung final interval natin. So, ito na yung final classes natin, which is ito yun. Ito, yeah, ito yung classes natin or category. So, ito na siya. So, nakuha na natin. So, meron na tayong, kakopy na lang natin yan. Lipat ko pala to. So yan. So ito yung kakopy natin ngayon. Itong upper classes natin na ito. So kakopy lang natin. So copy na lang yan. Ayan. So pag sinabing tally, so ilan? Ilan ang meron sa 118 to 125? Diba? So tatali. Pag sinabing tallying, ganito lang naman yan eh. Sana yan. Tallying, ganyan. So, 118. So, ilan to? So, isa. Hanggang 125. So, may 123 ka. Dalawa. Tapos, 124. Tatlo. 125, apat. So, that is tallying. Diba? So, pag sinabing frequency, bibilangin mo lang to. 1, 2, 3, 4. And the frequency mo ay 4. Ganun lang. Tapos sunod, 126 to 133. Pag sinabing tally, bibilangin mo ulit. So 127, 1, 128, 1, 130 ulit, 1, 133, 1. Tapos bibilangin mo na ulit. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So ang frequency mo ay 6. So hanggang makuha mo na lahat ng counting mo. Tapos bibilangin mo na lang kung sumakto ba na 17. So, yan na. So, meron ka ng frequency table. Kaya may frequency table ka na. So, kahit hindi ka na mag-tally sheet, kahit mag-direct ka na sa ano, mag-direct frequency ka na, okay lang. So, kahit burahin mo na na to, wala nang problema. Kung gusto mo, dumiretso ka na lang sa frequency, yan na yung mangyayari. So, yan. So meron na tayong frequency distribution. Diba? So, nalaman na natin yung ranges natin. So, mas madali na tayo mag-compute. Okay? So, ulitin natin. Una, find the minimum and the maximum number. After finding the minimum and the maximum number,
Yan, didetermine natin yung number of classes. Yung categories ito yun. Five categories. So, 1, 2, 3, 4, 5. So, 5 categories yan. Diba? Then, after we determine the fifth, kung ilan yung category natin, magsasorting tayo step number 3. So, paano yung sorting? Sa step number 3, we have the maximum minus the minimum. So, saan natin ako yung maximum? Yung kanina. So, 154 minus 118. So, nakuha natin ay 36. Ibig sabihin, yung mga ranges na makuha natin dito hanggang 36 value. So, kinuha natin yung difference nito. And after that, step number 4, sorting. Divide the sorting value in step 3 using the number of classes. Okay. So, yung nakuha natin kanina sa sorting, ayan, nakuha natin 36, i-divide mo doon sa number of classes. Then, ang magiging sagot noon, that will be our intervals. Yung pagitan. Ano ba? Interval. 118, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. So, ilan yun? 8, di ba? So, 8 intervals. So, 118 to 25 ay 8 intervals. Then, pag nakuha natin intervals, so get the first minimum data. So, yung minimum data, what will be our first range? So, ang first range natin ay 118 plus 8 is nakuha 126. So, meaning, ang first range natin ay 118 to 126. Tapos, repeat step 5 daw. So, repeat. So, 126 plus 8. So, naging 134. So, naging sumunod. Then, 134 plus 8 is 142. Then, 142 plus 8 is 150. Then, 150 to 158. Tapos, ang makalabasan niya, di ba? So, 126 to 134. So, mangyari, naging 126 to 134. Tapos, ito ay 134 to 142. Yan. Tapos, ito naging 142 to 150. Tapos, ito naman ay 150 to 158. So, ganyan ang kalalabasan, di ba? Ganyan ang kalalabasan ng ranges mo. Parang gulo, di ba? So, 118 to 126. Di ba? So, magiging magulo. So, ang mangyayari ngayon is kukunin natin yung upper class. Para makuha natin yung upper class, magma-minus tayo ng 1. So, 118 plus 8 minus 1. So, magiging 118 plus 7. So, ang nakuha ay 125. Then, ngayon, so 118 to 125, ayan, so minus minus 1 na lang dito. So, 118 to 125 na to, di ba? Tapos, 125 na naging 133. Tapos, 134 to 141, 140 to 149, and 150 to 57. So, ito yung kanina. So, ito yun. Okay? Tapos, pag ganyan na, nakuha na natin yung final range natin, gagawa na tayo ng table distribution. Yeah, which is frequency, meaning ilan yung may ganung value. So, yan yung ito ang tawag dito ay frequency distribution. Okay? So, yan po yun. So, wala pa tayong histogram dyan. Okay, so bago tayo gumawa ng histogram, may question po ba regarding sa steps? Saan po nagugulan dun sa steps? Para maulitin po natin. So, may question lang po ba? Malinaw po ba yung steps natin? Wala po, sir. Okay, wala. Okay, so ito ang ginawa natin. Ang tawag dito ay frequency distribution. This is called the frequency distribution. Okay, this is frequency distribution. Yan. So, magagawa nyo lang itong frequency distribution kapag na-arrange na natin. Then, ngayon, gagawa na tayo ng histogram. So, paano gumawa ng histogram? So, punta tayo sa data, tapos analysis. Ayan, sa data tab, analysis, tapos histogram. Ayan, makita nyo, piliin si histogram. Okay? Pero ngayon, ang kailangan muna natin ay tinatawag nating bin. Bin ranges kanina yan. Bin ranges.
So paggagamit na tayong histogram, kailangan natin ng bin ranges. Sir, ano po yung bin ranges? Yung bin ranges kanina, yung nakuha natin sa step number 5. Yung nakuha natin bin ranges is yung nakuha natin sa step number 5. So copy lang natin yun. Value natin, which is ito yun. Ito yung ranges natin. Bin ranges. So copy lang natin yan. Copy na lang natin dyan. Yan. So ngayon, pwede na tayo mag data, data analysis, histogram, then okay. Then sabi, input range. So ano ba yung data na kinocompare natin? Kukunin lang natin dito, kinocompare natin. Ayan. Ayan. Tapos enter. Then we have the bin ranges o yung intervals natin. So interval natin, ito, bin ranges, kukopihin natin. Kasi lima din yan. So 1, 2, 3, 4, 5, enter. Ayan. Then, check mo lang. Make sure naka-check yan labels. Yan, may label. Tapos, i-check nyo yung chart output kasi kailangan natin ng chart. Then, click nyo lang to for the output range. So, highlight nyo lang kung saan yung di-display yung output natin. Then, enter. Tapos, okay lang natin. So, ayan. So, magkakaroon na tayo ng... Okay. Natin. Medyo hindi nakita yung 26. Kasi hindi nakita. So ulitin natin, medyo kulang yun. So data analysis, histogram. Okay. So input range. So this is our input range. Yan, input range. Input range, then we have the bin range. Ayan, bin range. Highlight natin lahat, bin range, pati yung label. Tapos make sure naka-check yung label, naka-check yung chart output, tapos yung output range. So pwede kayong within the same worksheet o sa iba, sa labas. Pero maganda sa loob na lang din, so output range. Highlight lang natin kung saan mo gusto. Ayan, tapos enter. Then okay. So yan na. Ayan. So meron tayong bin range. Ayan, no? Bin range natin. Ito din yun yung IQ score natin kanina. So yan, 4, 6, 4, 2, 1. So ito yung mga bin ranges natin. Galing, parang gito lang din naman yan. Tapos ayan, meron ka ng chart. So yung chart mo, meron ka ng frequency at meron ka ng bin range. Tapos ayan, meron ka ng 126. Ilan ang sumagot? 4. 134 na ranges. Ilan ang sumagot? 142, 150, 158, and more. Pero make sure dapat ilan siya ay nakatotal siya sa 70. Tapos ito din, make sure dapat na 70. So, sabihin, nakuha na yung lahat ng ranges ng data natin. Okay? So, yun po. So, comparison, unang ginawa natin, frequency distribution. After the frequency distribution, pwede na tayo kung gumawa ng histogram. Yung histogram natin. Okay? So para sa histogram naman, kailangan meron tayong bin ranges. Saan ang galing yung bin ranges natin? Yung bin ranges, yan yung una na compute natin na ranges. Which is yung sa step number 6. Yung 118, naka-plus dun sa interval. So, alaging ranges nila, 126, 134, 142, 150, and 158. So, bilangin lang natin yan. 1, 2, 3, 4, 5. So, that is 5. So, sino kinopen natin? So, copy lang natin siya. So, that will be our bin ranges. And ito, yung 118 to 125, kailangan siya for frequency distribution. Tapos, itong bin ranges natin, kailangan siya for your histogram. So, dalawa i-create natin. Yung frequency distribution, tsaka yung histogram or yung bin ranges natin na tinatawag. Okay po. So, nasusundan naman po ba? So may mga part pa ba na may nalilito tayo sa mga part? Okay. So sige, para mas madaling intindihan, so last sample tayo, just as quick sample lang. Okay, so 14 ang ano natin. So we have the mean and max. So find the mean and max. So para makuha, we have the mean. So highlight yung value. Then the max. Yan, the max value. Yan.
kuha natin. Then, ilang ba yung number of classes na gusto mo? Sabihin siya ganun lang din ulit, number 5 classes tayo. So, meron tayong 5 classes. Diba? So, ngayon, sa 5 classes, north is sort, diba? Sa rin sort, the maximum number minus the minimum number. Ano yung maximum number? So, equal sign. So, 40 minus 21. Ay, 40 minus 21. So, that is 19 na. Diba? So, next, sort divide naman daw po. Sort divide. Ano yung sort divide? I-divide natin. I-divide natin yung sort natin in step number 3 sa value ng step number 2, yung classes. Yan. So, makuha natin is 3.8. So, sabihin natin 4. So, 4 natin, that will be your interval. Yan. So, step number 1, kinuha ang minimum and maximum. Step number 2, i-determine mo yung number of classes o yung number of categories. Yan. Then after that, isa-sort. Paano isa-sort? Kukunin natin, i-minus natin yung maximum kay minimum. Tapos, sort divide naman. Para saan si sort divide? Para makuha natin interval. Interval natin, ba? Ilan yung 1 to, ilan yung ranges mula sa 0 to susunod na number. Yan. Then, next is, finding the lower class. So, yung lower class natin. So, paano kukunin yung lower class? Yung minimum number natin, i-add mo dun sa interval. Yan. So, which is ilan yan? 25. Then, repeat. Repeat na lang daw. So, 21 plus 4 is 25. So, 25 plus 4, ilan po? 29. Next. So, 29 plus 4, ilan daw po yan? 33. Tapos, 33 plus 4, ilan daw po yan? 37. Tapos, sir, ulit, kailan po ulit matatapos kapag umabot na tayo sa maximum number. So, wala pa. Maximum natin is 40. So, 37 pa lang yan, di ba? So, 37 plus 4. So, ilan? That is 41. So, 41. So, tapos na. Yung step natin. Yung repeat, yung pag-add. So, bibilangin mo. 1, 2, 3, 4, 5. So, ito na yung magiging bin range natin, di ba? So that will be our bin range. Tapos ngayon, para makuha natin yung tally, so average wait time, so para makuha natin yung frequency distribution natin, frequency, yeah. So syempre, pag from dito, kailangan natin kunin yung upper class. So para naman daw kunin yung upper class for our distribution, yeah, for our distribution, so, gagawin lang natin ma-minus 1. So, magiging 21 plus 4 minus 1. So, ilan niya? Magiging 24. So, ang range natin ngayon ay 21 to 24. Yan. Tapos, 25 to 28. Kasi minus-minus, diba ito yon. So, magiging range natin. Sa so, ito kanina, diba 21 to 25. Tapos ito, 25 to 29. Tapos 29 to 33. 33 to 37. Tapos 37 to 41, diba? So, yun yung ranges natin. So, babawas-bawas na lang. So, 21 to 24. Tapos 25 to 28. Tapos next ay 29 to 30. I'm sorry. So 29 to 32, tapos 33 to 36, tapos 37 to 40. Yeah, so that is our frequency distribution na. So copy. Asa yun na. Tapos bilangin na lang natin ilan yung 21 to 24. Tapos, pag mag, kapag mag-histogram na tayo,
Okay, yan, histogram natin. Kukopi lang natin yung bin range natin. So ito yung bin range natin. Yan. Copy lang yan. Enter. Then, pag meron ka ng bin range, so pwede ka na mag data analysis, histogram. Okay. Tapos, kuha tayo ng input range. Ayan, input range. I-highlight yung data natin. Ayan. Tapos, i-highlight naman yung bin range. Ayan, yung bin range natin. Ayan. Siyempre, make sure naka-check yung label, naka-check yung chart. Tapos output range, pili na lang kung saan mo gusto i-display. Ayan. Tapos okay. So ayan na po. So meron na tayong bin range, may frequency ka na, then may histogram ka na. Tapos ito sa taas, meron ka na frequency distribution. Okay, so ganyan po yung step. Unang gagawin, kukunin natin yung frequency distribution. Kasi hindi natin magagawa yung histogram kapag hindi pa natin na-compute yung bin range natin kanina. Ito yung bin range natin. Okay? So first step ay determine the So first step, find the maximum and the minimum number. So ayan. Next, determine the number of classes or categories. So categories, kung ilan yung ganito natin, yan. Nasa inyo na yan kung ilan ang gusto nyo. Basta huwag nyo gagamitin yung pinakamalaki, ha? Kasi pag pinakamalaki, isa-isa lang din naman kalalabasan niya. So, hindi gano'n. Then, step number 3 ay sorting. Isasort natin by means of minus the maximum and the minimum. Ayan, minus maximum and minimum. So, 154 minus 118 is 136. Then after that, sortie. So pag sinort, divide the sorting value in step 3 using the number of classes. So naging 36 divide 5. Ang nakuha ay 7.2. Kapag ang value mo may decimal places, pwede mo siyang i-round off. Pwede mo siyang 7. So gusto ko 8 na lang pero para medyo malaki. So ginamit natin yung 8. So that will be our intervals. Ibig sabihin, yung layo ng first value to the second value is 8. Then, get the first minimum data. To get the first minimum data, minimum number plus the interval. So, yung minimum number natin, 118. Anong interval natin ay 8. So, naging 118 plus 8. So, equivalent to 126. Then, repeat step 5. So, 118 plus 8 is 126. Meaning, magiging 118 to 126 yung rate. Tapos next, 126 plus 8 is 134. So ang range is 126 to 34 hanggang matapos, hanggang makuha mo o hanggang makaabot kayo sa maximum number. So bagay ito yung magiging range natin sa step 6. 180, 126, 126, 34. So mangyayari, nadodoble yung value, di ba? So para daw hindi madoble yung value at maging sakto lang yung ranges, kukunin natin yung upper class. Pag kukunin yung upper class, ima-minus lang natin yung isa yung bawat value. So magiging 118 plus 8, 118 plus quantity 8 minus 1 is 125. So meaning ang first range natin ay 118 to 125. Tapos ito kanina, bawas-bawas na lang ng isa. So magiging 126, magiging 134. So 134 naging 141. 142 naging 149. Tapos 150, then 157. Then, copyin na lang yung pinaka-last number. Yan. Tapos, bilangin kung ilan yung mga meron sa bawat range na yan. Bibilangin nyo yun yung frequency. Then, kapag nakuha yung IQ, yung val, yung ranges, tsaka yung frequency ang tawag doon. Frequency distribution. Then, lastly, pag nagawa na yan, kunin na yung histogram. Para makuha yung histogram, kailangan natin yung bin range. Saan po galing yung bin range? Ina-compute natin sa step number 6. Ito yun. Yung mga in-add muna natin. Yung add value natin. So that will be the bin range. Tapos, pag nangyari na yon, punta sa data tab, data analysis, histogram, then okay. Piliin yung input range. Pag namimili ng input range, isama pati label, yung sa taas. Dapat iselect lahat yon. Tapos ganun din kapag bin range, iselect lahat. Yan. Tapos make sure na check yung label. Make sure naka-check yung chart. Tapos yung output mo, pwede sa kabilang worksheet, sa kabilang workbook, o dito sa
existing worksheet mo lang. So, click lang yon. Tapos, i-highlight mo lang yung gustong output din. Okay. Then, ayun na. Meron na tayong nakuha na natin yung bin range natin and yung histogram. Yan. Yan na po. So, ganyan po yung pattern sa data mining using the histogram. Okay po? So, may question po ba? So, ito isa to po sa mga may pattern na gagamitin natin. So, throughout na, so more on the actual demonstration na tayo hanggang matapos po ang semester. So, more on the actual demonstration na tayo. Pero kasama pa rin yung presentation natin sa mga slide for the certain topic. Okay po. So, may tanong pa po ba na may malinaw na po ba or may mga part po na may naguguluhan kayo? Malinaw po, sir. Okay naman po. Okay, so po ganun po. So, katulad po lagi. So, i-upload ko na lang po ulit later on yung video. Tapos, pwede na kayo mag-practice para palagbigay ako ito ng activity by Sabado. Pwede nyo na siyang paggawa. So, ganun lang. So, kung may mga question kayo regarding to certain topic, pwede nyo naman po kung i-message or para magtanong. Okay po? So, if there's no question po, so that will be all for tonight. So, thank you po sa pakikinig. So, don't forget po na mag-attendance po sa Moodle. Ha. So, doon ko na lang po i-check sa may Moodle. So, ulitin ko po, lahat na po nandun na po sa Moodle. No? Wala na pong naliligaw. So, lahat naman po nakapag-attendance sa Moodle po. No? Okay. So, yun na. Huwag kalimutan mag-attendance sa Moodle. Okay po. So, if there's no further questions, that's all po. So, kita na lang po tayo by next week for another data mining pattern. Then, check nyo na lang po ang Moodle nyo. Baka may upload po ako activity para sa Sabado. Okay po. So, there's the question. Sige po. Thank you. Bye-bye. Salamat. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you po. Thank you po, sir. Thank you po, sir. Thank you po, sir. Sige po. Bye-bye. Thank you. Ingat. Thank you po.